Bags! For today's video, ay gagawin natin ngayon ay Q&A! Sino nga ba si Double Pastrana sa totoong buhay? Ako nga pala si J. Chris Pastrana and si Papa is... Ako naman po ay si Double Pastrana ng Guin Bulilit. Nagtanong kami ng question sa inyo sa Facebook. Ang Facebook namin ay link below. Click nyo guys ha, follow nyo kami. Ito ang nakalap namin questions. Number one question. From Jana May Gonzalez. If ever po bang bumalik ang Guin Bulilit, kayo pa din po ba ang cast? Sa ngayon, pinaplano pa lang ni Direk Bobot Mortis. Eh, kasi nga, bawal yung mga bata ngayon dahil sa pandemic. Pero kung babalik ang Guin Bulilit, sana po ay ipre natin na ako ay kasama pa rin. At kukuha kami ng mga bagong bata para sa bagong casting. Abangan nyo yun guys ha. Abangan nyo. Next is from Denise Eclarinal. Ano po ang pinagkakabalahan nyo ngayong pandemic? Sa ngayon, nasa bahay lang ako. Pag may mga racket-racket, siyempre, yun lang ang kinikita ko. At saka, minsan, banding-banding sa bahay. At saka, ako ay nagtitinda. May malit kaming sari-sari store, guys. Akong nagbabantay. Next question is from Ken Veron. Nabuli ka na ba nung bata ka at paano mo nilabanan? Nung maliit pa ako, hindi naman nabuli yun kasi siyempre, pag unang nakita ka, curious ang tao. Pero wala sa akin yun. Nung nabuli ako, linabanan ko. Pero wala rin akong laban. Joke lang. Next question is from Diane Camacho. Ano po ang naisip niyong business ngayong pandemic? Sa ngayon, si Mrs. nagluluto. Nagtitinda kami ng mga pagkain. Sinasabi ko nga, may tindahan kami sa bahay na maliit lang. Tumutulong din ako sa nagbabantay kami ni Mrs. Kaya yun ang pinag-aabalan ko ngayon. Next question pa, pang politika naman pala to. Is from Amira Villegas de Nusda. May barak po ba kayong tumakbo ng higher position sa Montalban de San? Guys, sa mga hindi nakakalam, si Papa ay dating kagawad dito sa lugar namin, sa Montalban. Sa ngayon, malayo pa naman, siguro in the future, tatakbo pa rin ako. Next question is from Renz Cabot. Ano po may advice nyo sa mga kabataan na gustong subukan ang pagpopolitika in the future? Ang ma-advice ko lang po sa inyo, ganito. Kailangan may panindigan kayo, may sariling desisyon, at mahalin nyo ang inyong mga kababayan, at saka ang higit sa lahat, may takot ka sa Diyos. Mia from Mia Salonga. Ilang taon na po ba kayo? Siguro, sa ngayon, hindi ko pa maisip eh, kasi makakalimutin ako eh. Sa susunod na lang, sasabihin ko. Abangan nyo yan. Next question is from Karen Potestas. Ilan na po ba ang anak nyo? Ang anak ko, 4, 3 lalaki. At ito si J. Chris, ang bunso ko. Next question is from Jun Duhay Dunghay Lungsod. Taga Victorias po ba kayo? Yes, taga Victorias kami guys. Opo, taga Victorias kami. Doon talaga ako lumaki. Hanggang ngayon, hindi pa rin lumaki. From Aiko Goles. Kung hindi ka artista, ano po sana kayo o ano po ang trabaho niyo? Ako po ay isang contractor sa nung binata pa ako, contractor na ako hanggang ngayon. Ganun din may mga sideline pa rin na mga gawa, construction. Yan po ang ano ko, contractor po ako. From kay Aiko pa rin, parang galing. Paano daw kayo nagkakilala ni Mama? Love story. ang tanong mo, kung paano kami nag
kakilala, siguro. Next video, guys. Abangan niyo yan. Abangan yan. Sasabihin ko yan lahat. Gusto niyo ba ng ano, ng life story na buo kung paano naging artista si Papa? Comment down below, guys. Next is from Kathleen Soriano. Ano po naging impact sa inyo nung mag-sign off na ang Buhing Bulilit? Naalis kasunod ng ABS-CBN. Malaking impact para sa akin kasi siyempre hanap buhay ko yan. At saka yun ang bumubuhay sa pamilya ko. Napakalungkot ko at saka hindi ko alam kung ano dapat ko gawin. At saka ang ginawa na lang namin ng aking pamilya, magdasal na lang kami para kung babalik din ang ABS-CBN, sana tuloy-tuloy pa rin ang Buhing Bulilit. Last question is, paano po kayo naging artista? Paano akong naging artista? Pumunta ako dito sa Maynila kasi nga taga Bacolod ako. Question is, paano po kayo naging artista? Paano ako naging artista? Pumunta ako dito sa Maynila kasi nga taga Bacolod ako. Namasyal ako sa kapatid ko. Nanood kami sa EBS ng sanglinggo na po sila. Nung tapos na ang show, nakita ako ni Randy. Sabi ni Randy Santiago, gusto ko mag-artista, sabi niya. Eh siyempre, sino ba naman ang ayaw? Artista na yan eh. Kaya tinanggap ko kahit wala akong experience sa mga ganyan. Pero sabi ko kay Randy, sige, try ko. Kaya yun, tinanggap ko kahit wala akong alam. Tinanggap ko na kaagad. Kaya ito na ngayon kung bakit nagiging dagol ako. Sa cool ka lang ako nag-umpisa. Yun ang kwento ng dagol, guys. Kaya, thank you for watching. Please subscribe, please like, and please comment down below and click the notification down below para manotified kayo sa aming every upload. And comment down kung anong gusto niyong video na mapanood sa aming channel. Thank you! Oh, paano? See you next video. Panoorin niyo ulit. Bye! Bye, guys!